Nag-sorry kayo, yes, but the sincerity of your sorry is not there. May kulang pa rin, sad to say, pero yun yung totoo. Matapos lumabas yung issue tungkol doon sa mga dating malalapit na kaibigan, ang dalawa, na kung saan maraming mga bagay ang lumabas. Maraming bagay yung mga nalaman itong dalawa na masyadong ikinagalit talaga ni Cindy dahil siya yung isa sa mga direktang apektado sa issue na lumabas. Karamihan ng mga supporters nila ng Mardi Nation is naghahanap ng explanation galing dito sa mga taong to. Bakit nila nagawa yung mga bagay na yun? Ano yung nag-push ang nila para gawin itong mga to? Ako nga po pala si Citinchi06 at welcome sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming uploads. Ngayon kung meron kayong suggestion, observation, opinion, share it on our comment section. And pwede pa natin pag-usapan yung mga bagay-bagay na gusto niyo pang linawin at maintindihan pa natin lalo. Kung ano yung nangyari. Actually guys, muna ako ng permiso kay Yano. And then Yano said yes. Sabi niya, okay babe. Naiintindihan kita, sabi niya na gano'n. And then time comes na naiintindihan kita, sabi niya. Yung dalawa, nag-sorry. Pero hindi pa rin nagbago yung desisyon ni Yano. Noong pumunta na tong isa, so magkakasama na silang tatlo. Marami akong bagay na nililinaw sa kanya, na nalaman ko mismo sa kanya, na inamin niya mismo sa bibig niya. Pero guys, na totoo or hindi. Pero mas lang. Ano? Ang dami niyang pasikot-sikot. Kasi guys, pag tinatanong siya ni Cindy, halimbawa tinanong siya ng isang sagot sa tanong, kakaliwa siya, kakaliwa siya sa tanong, hindi niya sasagutin na diretso. Nagkakandaligaw-ligaw na siya sa pagtatanong ko, sa pagsasagot niya. Pero talagang ito yung nakita ko, pinipili niyang protektahan yung sarili niya. Hindi siya kagaya nung dalawa na nagsorry sila, pero walang paliwanag. Nagsorry pero walang pero. Nagsorry lang, hindi nila dinepensahan yung sarili nila. Itong isa, nagsasorry pero dinedepensahan niya yung sarili niya. So malaking pagkakaiba. Hindi ko sinasabing napatawad ko rin dalawa, galit pa rin ako. Masama pa rin loob ko. At ito pa matindi. Pagkatapos namin mag-usap, di pa pala kami tapos mag-usap, yung isa naiyak. Sabi niya, mamimiss ko yung live streaming, yung bonding, sabi niya na gano'n. Nakita nito. Ngayon ako, uuna loob ko, sabi ko sa kanya, ako, at least, ako, sinabi ko sa iyo harapan, na-strike kita. Na-strike ko yung YouTube channel mo. Kasi gano'n ako umatake. At least harapan ako umatake. Hindi ako underground umatake, kagaya mo. Sabi ko sa kanya na gano'n. Kagabi, September 10, yun na nga, nagbigay ng pahayag yung mga nasabing taong involved sa issue. Nagpagawa sila ng mga video nila at nagbaliwanag ng mga saloobin nila. Una, ang sinasabi nila, kaya hindi kagad sila nagsalita dahil yung lalaki, kaya hindi siya kagad ng salita, is pinili niya yung tama, yung manahimik. Wala siyang balak magsalita, kaya lang daw, dahil wala nang kumpay yung mga paninirang puri sa kanya, napilitan siya ngayong magpaliwanag. Doon naman sa mga babae, dahil nga lumantad na itong si lalaki, lumantad na rin sila at gumawa ng sarili nilang explanations, mga bagay-bagay na sinabi nila doon sa dalawa. So, ang tinutukoy ko po, at halos alam na ng lahat, ay si Kimpoy Mendoza, si Wendy Santoseles, I'm pronouncing it correct, at saka si Issa, or Issa Life. So, those are the names na pagkakaalam ko sa kanila. So, out of all these explanations, mga paliwanagan na to, gusto ko lang share yung sarili kong opinion, observation doon sa mga pinaliwanag nila. Ano yung mga nasa sa loob ng mga paliwanag na yan. Okay. Una sa mga gusto kong bigyan ng punto is ano ang motibo? Ano yung pumasok sa isip nila? Ano yung naging dahilan? Tungkol dito kay Kimpoy, base sa mga videong ginawa niya, nililinis niya yung sarili niya. Malinis ang motibo niya. Wala siyang hangaring anuman na gawan
ng kalokohan yung perang pinapadala sa kanya ng mga sponsors. Kasi ang explanation niya, mayroon na siyang mga ari-arian, may naipundar na siya at may kakayanan ang pamilya niya in terms of money. So, malinis ang motibo niya, ang tumulong sa dalawa. Kung ganun yung motibo niya, well, good. Pero dahil sa mga issue, lalong-lalo na yung upa sa bahay, masasabi ba rin ba natin na malinis ang kanyang motibo? Bakit hindi niya sinabi na may ganung amount na binayad para sa pag-stay ng dalawa? Maliban pa dyan, yung mga perang pinaliwanag niya na sinabi niya is inabot sa kanya, pinadaan sa kanya, is hindi niya pinaghangaran. Well, makikita sa video kung paano niya tinanggi lahat ng mga to. Malinis ang motibo niya. Hindi niya kagad nabibigay yung pera dahil may mga pinapakiusap itong mga sponsor na yung iba gustong bumili ng something para masurpresa yung mga bata daw. So, kaya hindi niya nagbibigay kagad yung pera dahil nakikiusap yung iba doon sa mga nagpadala na buy something, not monetary kagad, kundi something special na pwedeng ibigay. Kasi yung pera na yun, binigay dahil sa mansari, 11th mansari nila. So, nagpapabili daw ng kung ano-ano. Cake, mga tipong ganun. So, napakiusapan siya. Malinis ang hangarin niya sa pagbibigay ng mga ganun. Up to the extent na itong si Cake, nasira pa raw. So, wala lang tayong video na dahil hindi ako nakakuha ng video niya. Gawa ng, siyempre na sa trabaho ako lang. So, pero may mga nakapanood na. Na nagsasabing, yun nga, yung isa sa mga pinakiusap sa kanya is yung Cake. So, napakiusapan lamang siya. Out of this, mga pinagagawa niya, inamin niya naman na may lack of judgment niya sa hindi pagbibigay ng pera agad. Kasi nga, ang ginagawa niya raw muna is inaabunohan niya. Siya muna ang bumibili or ginagastos niya muna yung pera niya para mabili yung mga bagay na to kahit wala pa yung ipinadala ng mga sponsor. So, nagkamali daw siya ng judgment na dapat hinihintay niya muna yung pera at sinasabi niya yung mga binibigay ng sponsor mismo sa mga bata sa dalawang ito. Para sa akin kasi, this is a common sense na eh. Hindi sa iyo yung pera regardless ito ay in cash or in kind na binibigay sa iyo para maprotektahan mo yung sarili mo dahil hindi sa iyo pera yan. Ibigay mo. Yun yung dapat mong ginawa. Hindi mo siya nilihim. Doon naman sa mga babae, kay Wendy at kay Issa, sa kabuuan ng video nila, ang halos content or nilalaman ng video nila is yung about sa pera. Dahil hindi raw sila kasama doon sa pera. Wala daw silang kinalaman sa pera. Pero para sa akin kasi hindi yun yung issue ni Cindy sa kanilang dalawa. Kundi yung pagiging social climber doon ni Cindy. At kung ano-ano pang mga masasakit na salita. Nakakaawa, pero makikitaan natin na ang issue tinutukoy nila is hindi yung issue binato nila kay Cindy. Isa pa sa although most of the content ng video ng nila Wendy at saka ni Issa is about dun sa pagtanggi nila sa pera, which is not the issue of Cindy sa kanilang dalawa, kahit papano naman na-mention pa rin nila yung mga conversation na nabasa ni Cindy, na nakita ni Cindy, na pinorward sa kanya. Ang explanation nila is nadala lang daw sila ng bugso ng damdamin nila sa mga pinagsasabi ni Kimpoy about kay Cindy. Napaka babang uri ng pagpapaliwanag yung binigay nila para sa akin. Sabihin na nating may mga sinabi na hindi maganda nga itong si Kimpoy.
Hindi ba sila marunong mag-observe? Hindi ba nila binigyan ng pagkakataon na alamin yung mga sinasabi ni Kimpoy? Sabihin na nating ayaw rin nila kay Cindy. Pero hindi pa nila kaya mag-isip bilang kaibigan, dahil kahit papaano naging tinuring silang kaibigan ng isa. Ah, diba? Unless sila mismo ay may inggit na rin sa katawan kay Cindy. So, sa kabuuan ng video ng mga to, para sa akin, although umami naman yung dalawa, hindi na sila nangatwiran. Katulad ng ginawa ni Kimpoy, na base naman sa kwento nitong dalawa, is makikitaan natin na halos tuwing magsasalita itong si Kimpoy, eh, may depensya siya mismo doon sa sinasabi niya. So, hindi mo kakikitaan talaga ng sinseridad itong si Kimpoy kung paano siya magpaliwanag. Ito is base sa kwento ni Cindy. So, para sa akin, ang pagpapaliwanag na ginawa ng mga taong ito is very good. Nagbigay sila ng sides nila, pero hindi pa enough. Kulang na kulang. May kakulangan doon sa kanilang pagpapaliwanag. Lalong-lalo na si Kimpoy Mendoza. Dahil lumalabas dito sa video ni nila Cindy at ni Mariano na lahat ng sinabi niya doon sa ginawa niyang video is salungat sa kung ano ang sinasabi nitong dalawa. Doon naman sa babae, sa dalawang babae, okay, umamin kayo, pero hindi niyo sinaalang-alang kung ano yung magiging pakiramdam ng taong inyong pinagsabihan. Nag-sorry kayo, yes, but the sincerity of your sorry is not there. May kulang pa rin, sad to say, pero yun yung totoo. Pinoprotektahan niyo pa rin yung sarili ninyo sa mga isyong alam niyong ibabato sa inyo. Ngayon, regarding sa mga channel nila, it may take sometimes para muling makitaan ng interest yung mga tao sa channel ninyo. Kaya si Kimpoy wala na dahil dinilit niya ng channel niya. Pero itong dalawang babae, it may really take sometimes, lalong-lalo na sa Margin Nation, na sa tuwing mag-upload kayo malamang. Kahit hindi yun yung topic, may isisingit at may isisingit sa comment section ninyo. So, kung talagang gusto ninyo magpatuloy sa karyo ninyo dito sa YouTube, expect the worst. And since nakapagsalita na kayo sa issue, kahit nasabihin natin kulang, well, at least enough para magkaroon ng konting linaw sa mga taong sumusuporta sa dalawa. And continue pa rin, i-continue nyo lang yung journey nyo sa YouTube, and expect the worst lagi. Yun lang yung masasabi ko sa inyo. Kay Kimpoy, wala na yung channel mo, so better for now, kung ako sa'yo, is sa TikTok, FB, or other social platform ka muna, social media platform ka muna magtatambay. Dahil sigurado, hindi maganda yung makikita mong comment sa comment section ng mga uploads mo. So hanggang dito lang po, at maraming salamat.